hindi ko man masabi na pagtakas to, pero tinatakasan ko yung toxic na mundo ng motovlogging dito sa Maynila. Hindi na kasi nakakatuwa. Diba? Sinubukan ko naman mag-fit in dito sa mundo ng mga na mundo ng motovlogging dito sa Maynila, pero may progress. Pero talagang progress, pero yung toxic talaga nandyan talaga. So parang hindi ko kayang tagalan yung mundo ng motovlogging dito sa Maynila. Besides, motovlogger ka pa rin naman eh, di ba? Kahit wala ka sa Maynila, di ba? Pag umaalis ka, mas maganda nga yun, mas malaki yung nagagalaw natin, mas malaki yung na-explore natin, di ba? Doon tayo sa totoong motovlogging. Na-miss ko ang malakas na motor. Grabe. So sobrang dami na ang inayos ko. Nag-ayos ako ng mga gamit ko after the Philippine loop, yung mga gadgets ko. Sabi ko, isi-setup ko yung camera mount dito kay Optimus, dito sa Yamaha T-Max natin. Nakabit ko naman siya na maayos lahat. Pero yung camera natin sa harapan, hindi ko nalagay ng SD card. Eh, ang layo ko na sa shop. Mag-vlog tuloy tayo ngayon ng isang camera lang. Ito, nakaka-stress tong ambulansya sa likuran ko. Tumataas yung anxiety ko kapag nakakarinig ako ng ambulansya. Good morning! My God! Sarap! Good morning mga first timers. Isko, sayang talaga, isa lang camera ko. Isang normal na araw para sa ating ngayon. Ako ay magmotor-motor lang dito sa bayan ng Malolos, kung saan dito ako nakatira. Dito nakatira ang boy first time. Almost 11 years na akong nakatira dito sa Malolos, Bulacan. Ang probinsyano galing Aklan na naninirahan na dito sa Maynila simula noong 2001. Medyo matagal na rin, almost 20 plus years na. Wala, go Max! Ilang segundo lang, 100 agad. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. That we only get one life, I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life, I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Ha? Hindi pa picture. O tara, picture tayo. Ay, hindi pa ping. Saan papa mo? Taga Rita rin po, pero sa JMA po siya nagtatrabaho. Oh, shoutout sa papa mo. Meron. Ako ba, hindi mo idol? Ako hindi mo idol? Idol ko. Joke. Nice to meet you, bro. Oh, tara, picture tayo. Yun, ang epic na mga nanginginig na kamay every time na nagpipicture. Eto, bro. Nagdala talaga ako ng sticker. Sabi ko kasi mag-iikot-ikot lang at mamamasya lang ako. Mapapahangin. Sabi ko talagang may manghihingi talaga ng sticker. Ha? Ito nanggali sticker ni Reed dun sa ano ko. Ninakaw? Ninakaw. Eh, hindi kayo na magtataka dyan. Sticker nga, tinatanggal ko saan ko dinidikit eh. How much more yung sticker ni Reed? Kinuha. Nice to meet you, bro. Eh, ba't wala kang ano, full gear pag nagbabike? Hello, sir. Emil, Sara. Kamusta po? Ako po si Boy P. Nandito, kasama ko yung anak nyo. Nanginginig yung kamay ngayon, no?
Tsaka kay Mami Jennifer, hello po sa inyo. Hope to see you soon. Malakas ka magkape, no? Malakas ka magkape? Ay, hindi ba? So, hindi lahat ng malakas magkape nanginginig ang kamay. Kaya pala kao, iba yung tingin eh. Alam ko na yun eh, kapag lumingon, tapos lumingon ulit, nangingilalan na. Kaya nagdala ako ng mga stickers talaga. Kanina sabi ko, hindi po pwedeng walang bumati sa akin sa kalsada. Ngayon kahit wala naman akong biyahe, chill-chill lang ako. Ay, sabi ko talagang mayroong makakita sa atin. Eh syempre, simpleng sticker lang naman yan. Pero malaking bagay yan para sa kanila. Kasi minsan lang naman tayo makita sa daan. Syempre, dapat mayroon tayong remembrance na maiiwan sa kanila. Na hindi nila makakalimutan na nakita nila si Boy P minsan sa sobrang lawak ng mga kalsada, mga lugar dito sa Pilipinas. Eh, kahit saglit, eh, nasulya pa nila yung Boy P nila. So ako naman, ay hindi ko naman pinagkakait yung mga ganyang bagay. At syempre, kapag may time talaga, ay nakakipagkwentuhan talaga ako sa mga nakakita sa akin. Pero pag nagmamadali talaga, yun, kaway-kaway. Ganun lang. Andito tayo ngayon sa capital ng Malolos. Kung saan the last time na nagpalipad ako ng drone dito is ginagawa pa talaga itong ano na to, bagong kapitolyo ng Malolos. At ilang buwan nang nakalipas, eh ibang iba na, nagtayuan na yung mga flags dyan, natapos na yung park na may fountain, nakaka-refresh balikan yung mga lugar na hindi pa tayo masyadong magala ba, no? Talagang ako ay paikot-ikot lang talaga dito sa probinsya ng Bulacan. Nung panahon ng pandemic, eh wala naman tayong ibang lugar na pwedeng puntahan kundi yung Bulacan lang talaga. At syempre may mga cheat modes pa ako ginagamit noon para makalusot ako sa mga checkpoint para magawa lang talaga yung gusto kong bagay na alam kong gusto ko talagang gawin. Kapag masaya ako sa isang bagay, gagawa ako ng paraan para magawa ko talaga yun. Kahit gumawa ako ng mga cheat modes. Gusto niya ng cheat modes nung pandemic, kaya ako nakakalusot. Yun, sumali ako sa parang isang charity ng pagbibigay ng pagkain. Parang frontliner ka, na tumutulong ka para sa mga komunidad nung pandemic. So mayroon ako ID. So nagagamit ko yun para makapag-travel ako sa probinsya ng Bulacan kahit pandemic ng mga panahon na yun. Hindi nyo alam yun, oh. Boy Pito, eh. Bago nga pala ang lahat, no? Sa lahat ng mga bagong nag-subscribe sa akin dito sa YouTube, kasi more on YouTube talaga ang uploads ko sa mga content ko. Hindi ako masyadong nagfe-Facebook. Hindi pa masyadong madami ang motovlogger sa Pilipinas o dito sa Maynila. Eh talagang yung mga motovlogs ko at adventures ko is ina-upload ko yan sa YouTube. Kaya para sa akin, ang hirap iwanan ng YouTube para mag-Facebook lang. So, syempre, gusto ko munang i-welcome lahat ng mga bagong subscribers. Welcome! At ang tawag ko sa mga subscribers ko dito, sa mga supporta sa akin, ay first-timer. So, kung ikaw ay nakasubscribe sa akin, eh di, ang tawag ko na sa iyo ay first-timer. Yun ang community natin dito, first-timer. Ipapakilala ko muna sa inyo itong bike natin dito na si Optimus. Actually, dumating sa buhay natin si Optimus, ay never natin na pag-usapan na maayos itong motor na to na hindi ko naman masyadong nagagamit. Ginagamit ko lang siya talaga for events ng Geely helmets, pag may ride ang mga ambassador, yung mga influencer ng Geely helmets, ay ito yung ginagamit kong motor. Pagkasama ko sila Red Sweet Potato, sila Reed 4-Speed, Marv's TV, Motoblock, ay nakakasama ko dyan yung mga nasa mainstream motovlogging ngayon. At ito yung ginagamit ko every time na may ride kami, kasi syempre lahat sila mga naka sports bike, adventure bike, at ito yung ginagamit ko. So isa to sa mga babies natin. Actually hindi siya baby eh. Ano siya eh, monster scooter siya. Marami din sasabi na wala akong big bike. Wala pa daw ako big bike. Pero itong maxi scoot na to is considered as big bike to. Dito lang naman sa Pilipinas ang term na big bike. Pero sa ibang bansa, wala, hindi sinasabi na big bike. So, ito ay nasa category ng maxi scoot, big bike ng mga scooters. Maxi scoot ang tawag. Tataka kayo kung bakit ito yung pinili kong bilhin. May chances naman sana, may options naman na bumili tayo ng adventure bike.
sports bike, pero bakit ito ang binili natin? So, may purpose talaga kung bakit ito ang binili natin, itong si T-Max 530 natin. Kasi fan talaga ako ng ano ng mga scooters . Nakasubukan ko naman mag-sports bike, hindi ko rin naman ma-feel kasi talagang hindi ako 'yon. Hindi ko kayang bumiyahe nang malayo nang nakayuko. Paminsan-minsan umiiram ako ng sports bike sa boss ko. Ayun. Paano lang, patikim-tikim. Pero nananawa din ako sa kakabira ng sobrang bilis sa sports bike. Gusto ko siya pero hindi ko siya kailangan kasi nga nasa touring category tayo sa vlogging, no? Bumabiyahe tayo nang malayo. So, ito ang isa sa mga babies ko, ang maxi scoot ko na si Optimus, na napakadumi kasi minsan lang lumabas talaga ng bahay ito. It's either i-motor wash ko siya, ipapark ko siya sa garahe, and then pag nilabas ko siya ulit, ang dami na naman niyang dumi. At alikabok talagang paminsan-minsan na kami mag-banding nito. Hanggang ngayon hindi pa kami masyadong magkasundo nito kasi syempre sanay tayo, mas bet natin yung 150cc na motor kapag bumabiyahe tayo. Pero pag ito kasi gamit ko, talagang parang lagi ako nag-a-adjust, parang ako yung kontrolado niya. Hindi ko siya nakokontrol, siya yung may control sa akin. Kaya kailangan muna naming magkasundo muna talaga. At gamitin ko siya palagi pag may time. 2019 model, nabili ko siya nang hindi siya brand new. Kasi ang mga lumabas ngayon, mas magandang version na, no? Pero ito naman, hindi pa naman nahuhuli. Pag gilid stock yan, hindi ko naman kailangan lagyan ng mga CVT-CVT niya. Kasi stock pa lang, ang lakas na niya. So imagine mo para sa isang maxi scoot na 530cc na mayroong dalawang mode diyan, isang touring mode tsaka isang sports mode. Pag touring ka, naka touring mode ka lang, pero nung sports ka, gusto mong bumira sa NLEX, talagang ibibigay niya sa iyo 'yun. Yung 180 na 'yan na sa gauge na 'yan, nasasagad niya 'yan sa stock, mauubos 'yan. Ang tanging ginawa ko lang dito sa motor na 'to is yung pagpapalit ng Orion pipe. Mas malaki ang stock pipe niyan dati, pero pinalitan ko ng Orion. Mas malakas yung tunog niya. Kailangan yun kapag nasa expressway ka, kailangan naririnig talaga ang motor kasi sobrang tahimik talaga ng motor na to. Pero ngayon na ang lakas niya talaga, bulahaw siya. Pero yun, pasensya na lang sa mga kapitbahay ko. Talagang kailangan na malakas yung tunog ng mga ganito klase ng motor, especially pag nasa NLEX ka. Madumi siya. Belt drive siya. At dalawa ang belt nito. Pero ibang klase yung CVT niyan, hindi siya normal tulad ng NMAX at XMAX. Yung NMAX at XMAX medyo magkahawig pa yon, pero ito magkaiba talaga to. Nakalabas yung belt niya dito, so kailangan linisan palagi yan. Tapos dito sa loob ay may isa pang belt yan sa CVT. So dalawa ang belt ng Yamaha T-Max. Isang mahaba tsaka isang maliit sa loob ng makina. Doon naka-connect yan sa CVT. So medyo may kamahalan ng mga pyesa nitong motor na to. Sabi nga nila pang mayaman daw tong motor na to. Hindi ko lang alam kung bakit mayroon akong T-Max, no? Hindi naman ako mayaman, pero ito yung motor na mayroon ako, di ba? Siyempre sa suporta ninyo at sa mga brands na nagtiwala sa atin, kaya nagkaroon tayo ng chance na makabili ng ganitong klaseng maxi scoot, no? Ang tawag dito ay lolo ng mga Max series ng Yamaha. Pag nakita nilang naka-T-Max, parang yan na yung lolo ng mga scooters. Ito ay pinalitan ko na to kasi ayoko ng sobrang laking windshield dito. Nagbumukha na akong titong-tito. Ha? Binabaan ko lang. Tsaka pumapagaspas kasi pag sobrang bilis, mas gusto ko bang tinatamaan ako ng hangin kaysa yung windshield ko is gumagalaw-galaw pag sobrang bilis ko, para kahit pa paano maganda yung aerodynamics. Yumuyuko na lang ako dito para yung hangin dumedire-diretso nang ganoon. Ang syempre alam niyo naman pag D-Max, 'di ba? Ang mahal talaga, overpriced na scooter 'to . Ang layo ng presyo niya sa mga ibang maxi scoot ngayon sa market, sa AK 550 na mas mataas yung makina noon, is mas mahal pa rin talaga ito kasi yung presyo ngayon ng 2021, hindi pa yung pinaka-latest ha, is nasa 779,000 pesos. So ito is nabili natin ng second hand. Nabili lang natin to ng nasa 570,000 pesos. Itong T-Max na to. Pero isipin mo, no, yung 570,000, parang nakabili ka na ng napakaganda at brand new na sports bike ng mga Kawasaki.
mga MT-07 or MT-09, nakabili na tayo. Pero bakit ito yung binili natin? Kasi ito si Boy first time. Yan ang motor na kailangan natin. Kumbaga, bibili tayo ng motor kung saan natin magagamit at mamamaximize natin yung motor natin. Ang hirap pumorma lang ng motor, tapos yung motor hindi mo magamit sa tama, hindi mo siya magamit sa totoong pangangailangan mo, mahirap yun. So dito, isang Maxi Scoot, Yamaha T-Max 530, pwede sa mga national roads, pwede sa mga expressways kasi 500cc ang makina nito. So all goods, di ba? Namiss ko magpalipad ng drone. Alam niyo, kung meron lang akong isang bagay na pinanghihinayangan sa Philippine Loop, eh yung chance sana na makapagpalipad tayo ng maraming drone shots, no? Hindi pa makapagpalipad ng maraming drone shots. Yung marami sana tayong time para magpalipad ng drone. Kasi sobrang dami ng magagandang lugar sa Pilipinas na dinaanan natin. Talagang nagmamadali tayo, hindi tayo makapagpalipad ng drone. Kaya ngayon, ang dami-daming pumapasok sa isipan ko. Actually, isa sa mga dahilan kung bakit ako sabi ko gusto kong lumabas, gusto kong mag-ikot-ikot, gusto kong mag-isip. Napupuno na naman yung isipan ko ngayon ng mga plano sa buhay, mga sariling plano, at malakihang plano. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Yung iba naman kasi, na-share ko na sa Facebook. Pero yung iba is hindi pa. Pero talagang hindi pa pwedeng after Philippine Loop, babalik tayo sa daily vlogs at kung ano-ano lang i-vlog natin. Kailangan natin pangatawanan yung pagiging Philippine Looper natin. So merong bigness dun sa ginawa natin, no? Hindi lang basta-basta gagawin lang natin yung matawag ka lang Philippine Looper, tapos, di ba? So hindi ako nakakontento sa ganun. At gusto ko, after ng Philippine Loop at matawag tayong Philippine Looper, ay gusto ko mas higitan pa yung ginawa natin. So, meron talaga akong gustong gawin na gusto ko talagang i-conquer. Kasi natatakot talaga ako. Nag-adventure ako dati mag-isa. Pero, dito-dito lang yun eh. Baguio, yun lang mga napunta ko mag-isa. Pero yung talagang massive travel na ako lang mag-isa, hindi ko pa nagagawa. Kaya, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ako lumabas at mag-isip-isip at magplano ng mga bagay-bagay para sa ikakaganda ng content natin, no? Mas gusto ko talagang umalis na malayo kaysa mag-vlog ako dito sa syudad. Ayoko talaga. Wala talaga akong kapayapaan dito sa syudad na mag-vlog-vlog ganyan. Kung kilala niyo si Boy first time, kung saan-saan talaga akong lupalop na nagsusot, kung saan ako pumupunta, di ba? Kung saan-saan akong kabundukan umakit. Yun talaga ang totoong Boy first time. So sa mga bago dito na nakasubscribe sa akin, so don't expect na puro motor lang ang ginagawa natin, na motovlog lang. Hindi ako pure na motovlogger na pag-usaping motor, palakas ng makina. Hindi ako ganong klaseng motovlogger. Ako talaga is more on adventures talaga ako. Yan, papakilala na lang din ako ulit kasi baka mag-expect kayo na magulat kayo, iba na naman yung upload ko. Bakit umaakit ng bundok mo si Boy P? Bakit naglalakad tong na walang motor? Si Boy P nagsimula talaga sa ganong klaseng content at mahal ko yung ganong klaseng content. Kaya sana, supportahan nyo ako, mapamotor man ako, nakasakay man ako sa motor at sa mga adventures ko, ay sana supportahan ninyo ako kasi marami talaga akong gustong gawin about travel. Andun talaga yung puso kong biyahero talaga ako at kung saan ako gustong pumunta. Ang siksik talaga ng utak ko ngayon para sa mga planong darating kasi ang gaganda talaga, no? Hindi ko alam kung paano ko pagsusunod-sunurin lang. So kasi habang inaantay natin yung panahon na yun na mangyari yung mga malalaking biyahe and collaborations ng mga kaibigan natin na same kami ng kategory na ginagalawan, ay gagawa ako ng mga solo travel ko, no? Tingnan natin, pag-isipan ko muna. Itutuloy ko mamaya yung mga sinasabi ko kapag nakapag-isip na ako. Naman pala eh, pwede naman pala ilipat eh. Mayroon akong planong Mindoro Loop in partnership with Kimco Motors Philippines. It's either Mindoro Loop or Batangas Laguna Loop. Explore natin yung lugar na kung saan. Sabi ko, babalikan ko talaga, di ba? Pansin nyo sa mga vlogs ko during Philippine Loop, babalikan ko talaga yung mga lugar na to. At i-explore natin to, hindi natin mamadaliin yung bawat oras at bawat araw para mag-ano tayo, di ba? Namnamin natin yung lugar
Talagang ako, punong-puno ako palagi ng panghihinayang during the Philippine Loop, no? Ako lang naman yun, kasi syempre, ito yung gusto ko eh. Yung mga tipong magaganda mga karagatan, dinadaanan na hindi ko napapaliparan ng drone, hindi ko magawang chumil, di ba? Kaya lagi ko sinasabi dun sa vlogs ko na pabalikan ko to, pabalikan ko to, pabalikan ko to. So, pang pinaka closest na pwede kong gawin dyan is tirahin ko ng solo ang North Loop. So, marami ako na-miss na mga lugar doon sa North Loop na hindi namin nadaanan. Which is, kung dinaan namin yun sana, eh mas na-maximize namin, mas na-enjoy namin yung North Loop. Pero hindi kasi. Pero okay lang yun. Talagang Philippine Loop yun eh. Talagang by the numbers ang biyahe na yun. Kaya hindi naman tayo pwede pa-banjing-banjing lang, pa-chill-chill lang. Kasi may hinahabol tayong araw at oras palagi sa araw-araw. So, gusto ko i-conquer yung solo North Loop. Papalipad tayo ng drone kung sino ang... kung saan papalipad tayo ng drone sa magagandang lugar, matutulog ako kahit saan, magdadala ako ng hammock at tent, no, tipid mode. Next is yung collaboration naming tatlo ni Motor Pilipinas at ni Zef TV, no, mukhang magaganap yan sa Visayas. Yung parang ang initial plan namin. So kaming tatlo yan palagi ang pinagkukumpara pagdating sa kategorya ng moto adventures. Bakit para sa akin? Bakit? Alam ko naman, healthy competition, but for me, hindi ko kailangan maisali sa mga ganong klaseng competition. No? Ang ginagawa namin is para mag-enjoy, para mag-relax. No? So, hindi ako dapat makipag-compete. No? Kumbaga, ito yun, ito yung break, no, na ito yung tatlo yung pinag-compete palagi. Pero pwede naman pala magsama sa isang biyahe, 'di ba? As, 'di ba? Ganun lang naman, ganun lang gusto ko. Tapos mangyayari 'yon siguro after a month or a month and a half. And then ito na yung pinaka last na plano na mangyayari by the end of October, September. Ay, di, by September. Or by the end of September, yung talagang 2 years ago ay more than 2 years ago ay nangyari 'yon. Nagkaroon kami ng biyahe, kasama ko si iba kaming Filipino, and syempre sa sobrang tagal nang hindi kami nagkita at nagkasama, yun ang first time kong pumunta ng Mindanao. Siya ang nagmulat talaga sa akin para maging ganito ako, ka-addict bumiyahe. Ngayon siya yung aminin ko, siya talaga yung idol ko, siya yung mentor ko kung bakit ako ganito ngayon sa motovlogging. Na-maintain ko yung ganitong klaseng content dahil siguro pinili ko lang talaga ako sino yung dapat kong tignan, diba? I-look up kung sino yung taong dapat kong hangaan, diba? Siya yung tinitignan ko palagi, siya yung nilulook up ko. Ayaw ah. Pussy, we're gonna try and cut across rather than take the main road. Good luck to us. Siya yung sinusundan ko paano yung ways ng tamang pagiging maayos na moto vlogger, ano, na nag-adventure, di ba? Mangyayari yon. Actually, nung isang araw, kasama ko siya, dumaan siya sa shop. Ngayon, nasa up north siya, bandang Car Region, sa Cordillera, nandun siya ngayon. And then, few days from now, dadaan ulit siya dito sa akin, dito sa First Time Moto. And then, mag-uusap kami ng mga plano namin. So, syempre, hindi naman agad-agad yan. Kasi, syempre, yung mga schedules namin is tulad ko, parang 3 weeks, hindi ako pwedeng bibigla-bigla ng plano ng biyahe kasi marami akong naka-schedule. At syempre, pag becoming Pilipino ka, buwan talaga. Kasi may mga events na gagawin niya, may mga plano po yan. So, sunod-sunod lang. So, by September, ay bibiyahe ulit kami dalawa ni becoming Pilipino. So, yun yung abangan ninyo. Bubugo na naman ang ilong ko nito. Kasi araw-araw ko na naman siya kasama. Araw-araw ko siyang kausap. Bahala na. Basta ang purpose lang naman ng biyahe namin is para mag-enjoy kayo, no? Happy lang tayo, no? Talagang hindi ko man masabi na pagtakas to, pero tinatakasan ko yung toxic na mundo ng motovlogging dito sa Maynila. Hindi na kasi nakakatuwa, di ba? Sinubukan ko namang mag-fit in dito sa mundo ng mga na mundo ng motovlogging dito sa Maynila, pero may progress. Pero talagang progress, pero yung
toxicity ba yon, or yung toxic ba eh, yung toxic talaga nandyan talaga. So parang hindi ko kayang tagalan yung mundo ng motovlogging dito sa Maynila. Besides, motovlogger ka pa rin naman eh, di ba? Kahit wala ka sa Maynila, di ba? Pag umaalis ka, mas maganda nga yun, mas malaki yung nagagalaw natin, mas malaki yung na-explore natin, di ba? Doon tayo sa totoong motovlogging. So yun lang, sabi ko dinaldal, palinisan ko muna si Optimus at ipapark ko na naman to sa bahay. Babagsak na naman ang ulan. Pagkas po. Ito, parang sasakyan, no? Oh, yan. Oh, sticker. Okay na po. Oh, sige. Woo! Grabe, motor. Ina-assist, no? Sana naman di bawal dito, no? Parang bawal dito, kuya, eh. Oh, kuya, oh. Limang piso, pwede na yan. Parang illegal yung dinaanan natin, eh. Welcome to the urban jungle. Ilang kayo dun, brother? Tatlo kayo, no? Oh, sticker niyo tatlo. Sige, bro. Sige, bro. Hindi ko na maitago yung mukha ko dito sa Malolo. Dito tayo sa car wash kung saan tayo nabapalinis lagi ng mga motor. Iba na pala yung may-ari nito. Oh, kita mo, dalawa pa tayo. Okay na? Napakabigat ng motor na yan. Dinadayo ko talaga to kasi talagang mabusisi ang paglilinis dito, which is ngayon nakikita ko pa rin naman sa kanila na talagang binubusisi nila. Ang tagal nilang linisin yung mga ganyan-ganyan, eh okay lang naman sa akin yan. Ito rin tayo mamaya natin. Lagi mo lang basahan dito, tapos paikutin mo lang. Dapat malinis palagi yung bed. Nakikigulo pa ako dito, you know? Ayos lang. Yan, ganyan. Dapat kasi malinis lagi yung belt. Motor kasi na to, bakit kasi nasa labas yung belt nito, no? Dandan lang, baka maipit ka. Meron tayong immortal na cover dito para sa mga maxi scoot. Kasyang-kasya ito sa mga AK-550, Bulldog T-Max, X-Max. Meron na immortal motor. Alright! Let's go, wala palang gasto. Roll like a book. To anay-anay. Huwag kang magpupuyat lagi. Alas 11, tulog na. Daig mo pa si daddy sa puyatan, ah. Huwag kang magpupuyat lagi. Pati lola mo napupuyat sa'yo. Dito na tayo sa GTR Speed Tech. Dok! Mag-hi lang ako sa'yo. Mamaya, hindi tayo. Alin? Shot. Iinom? Kagabi, dapat eh. Kagabi? Ayos na, masarap na bunga dyan ah. Sige mamaya. Pero yung ano ba, laspagan o ano lang? Paantok lang? Kwentuhan? Kwentuhan lang. Nangyari bukas kagabi. Kamusta si Madonna? 63 na yan? Ha? Ako? Paano nangyari yun eh? Kabisado ko itong motor ko na to. Ito ang nagturo sa akin kung paano ako gumaling sa pag-uot. Ano, kamusta Dok? Ang alaga mo na nakapag-ikot ng Pilipinas. Masaya? Walang aberya, di ba? O siya, sige. Mamaya Dok, ha? Bye-bye. Ito si Madonna natin. Diyan lang muna siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Dok Gadi dyan, pero siya na bahala. Depende sa pangangailangan natin kasi ito yung isasabak natin sa Cordillera Tour. So hindi natin kailangan ng dulo, kailangan natin ng arangkada. Yung lakas niya ang kailangan natin kasi bundok yun eh. So bahala na, si Dok Gadi na ang bahala dyan. GTR Speed Tech, dito yun sa Santa Isabel, Malolos, Bulacan. Search yun lang, GTR Speed Tech sa Facebook. Makikita nyo naman yan. Tara, balik na tayo sa shop, sa First Time Auto Main. Adjust ko lang to. Wala namang camera eh. Nilalayo, tinatayo ko lang kasi yung windshield niyan kapag may GoPro. Pero pag wala namang camera yung ginaganyan ko kasi mas gusto kong nakababa yung windshield kaysa sa nakaganon. Eh pag nakatayo kasi at may camera, mas malayo yung GoPro kaya mas wider yung nakikita. Kalat-kalat yung mga motor natin, no? Isa na sa bahay, isa na sa shop dito sa First Time Auto Main. Yung isa nandun sa GTR Speed Tech kay Dok Gadi. Yung sito-sino nasa First Time Moto Laguna.
magkakahiwalay silang mga magkakapatid. Tapos si Biyaya nandun gamit na ng kapatid kong babae. Ano sa tingin nyo sa solo north loop natin? Si Spike gamitin natin para mas okay pa rin to sa long rides, no? Si Spike sa solo north loop, tapos si Madonna sa Cordillera Tour para at least 4 valves. Tapos huwag nyo nang asahan na ipaglo long ride ko si Optimus. Ang mahal pala ng gasolina para gamitin siya. Ramdam na ramdam ko yung mahal ng gasolina kapag si Optimus yung gamit ko. Magkano ang gasolina ngayon? 84. Diba? Paggas ka ng 500. Paano yun? Parang mahigit na doon lang yun. 5 litro. Eh yung 1 litro kay Optimus, parang nasa 14 kilometers lang yata. 14.5. Isipin nyo yun? Kung gaano ka uhaw yung motor na yun sa gasolina. 1 litro, 14.5 kilometers lang tinatakbo, di ba? Parang mga sports bike na yung konsumo niya ng ano, gasolina. Naka-touring mode pa yun, ha? Eh kapag nag-sports mode ka, eh ilan na lang? 12 per kilometer. Di ba? Pangmayaman yung motor. Kaso, napunta siya sa... hindi afford yung ganung gastos. Ay, nako. Welcome to First Time Auto Main. Uy, R15. Sarap. Uy, X-Max, oh. Okay, nandito na tayo. Wait lang, ah. Meron akong... Teka lang. May introduce ako sa inyong... hello to what? Yan. Hello, Miming Panget. Hello, Jane Panget. Hindi, joke lang. Hello, Prisha Masungit. Okay lang. Oh, nilaga. Teka lang, meron akong introduce ng bagong product ng Immortal. Ito, bago to, ha. Sa mga naka-ADV, mga na may mga handlebars, perfect to sa inyo. Ikakabit ko to dito sa ADV natin. Tatanggalin ko na yung isang cellphone holder. Hindi ko naman nagamit yung isa na sobrahan. Tapos ito, isa itong bag na to, is dito yan ilalagay. Sa handlebar yan, isa strap. Hindi, meron na kayong maliit na bag dito sa handlebar ninyo. Dito ko ilalagay yung mga stickers ko kapag bumabiyahe para hindi na ako mahirapan dumukot sa ano ko, sa bulsa ko, di ba? Andiyan na agad yung mga stickers sa loob. Pag may hihingi, di abot-abot na lang ako, di ba? Yan, available na to sa First Time Moto. Itong handlebar bag na to, gawa ng Immortal Moto Bags, no? Solid, di ba? Napaka-henyo ng Immortal, lahat ng klaseng bag na pwede pang motor na invento na nila. Magkano to? 450 pesos. Ayan. So, bago tayo matapos itong dalawa, itong tatlo mga kasama ko dito, kagabi mayroong nangyari dito sa shop na hindi ko inaasahan. Panoorin nyo. Yes sir. Kanino galing? Angela. Sino Angela? I love you and I miss you. Ha? Talaga I love you and I miss you sa akin? Angela. I love you and I miss you. Ano to? Tapdia. Who's Angela? Relo? Hindi ko post ko yan. Relo. Sino ma tong Angela na to at nag-I miss you? Thank you sa'yo. Pero inaaway ko ni Presi. Baka... Ito ang Relo nga. No. Hindi kasi masamahan niya. Hindi ko alam yan. Ipapakita ko ba sa iyo kung totoo, kung ano yan? Isisinumaling ako? Mga mamahalik. Ano ang Relo to, ah? Kuya. Tingin, Kuya. Ito ang Relo. Oo. Intro pa ata. Sino to? It's a prank! Akin na yan. Aprang to? Ang tanong, sino si Angela? Sino sa Angela? Ex ko! Oh. Ang tao nagmahal sa akin ng totoo! Oh, talaga ba? Ano ba tawag ko sa inyong tatlo? gusto yung tawag ko yung mga hayop kayo? Ha? Pinanerepost niyo ako. Alam niyo mga first-timers, ang ganda ng simula ng araw. Hindi. Gabi. Patapos na pala ang gabi. Patapos ang araw. Ang ganda ng patapos ng araw ko. Nagchichill ako doon sa computer. Bigla may dumating na delivery. Tapos may nagpapabigay daw. Hindi niyo nakalagay dito.
Tumaclean Amogis. Yan, totoo kong pangalan. From Angela. Yun sana eh. Okay lang sana from Angela eh. Medyo pwede ako mag-react ng, sino Angela? Diba? Pero nakalagay dito, P.S. I love you and I miss you. Abay, takte eh. Pagtanggap ko eh. Defensive agad ako eh. Hindi ka ba nabubuksan yung regalo? Sabi ko, ay, ipopost ko to sa boy first time. Kung sino man to. Pagkakas kayo na ako yan, nanginginig ko. Nanginginig ko na, ayaw ko. Sino ba? Diyos ko, napaka-loyal kong tao, ha? I love you and I miss you. Paano nyo itatawid yan? Pag nangyara sa inyo yan? Tapos galing pa sa Philippine look. Galing pa sa, di ba? Itanong kay Master. Iyan yung, ayaw, tama yung sinabi mo. Sa halos isang buwan ko nawala, abay baka posibleng nagkaroon ako ng ibang pamilya sa tagal ko nawala dito. Ayun pa naman pala, eh pinaprank ako ng mga to. Kasi baka kasi kinakatakot niya baka mag-away tayo na naman. Eh talagang pag inaway mo ko, eh talagang aalis talaga ako. Matapipigilan. Ay basta, Philippine loop agad-agad sa isang loob ng isang taon. Pero, pahingi mo na akong ano, budget. Huwag mo akong paalisin ng ano, bibenta lang ang laman ng wallet ko. Ganda-ganda lang immortal bag eh. Benta lang laman. Sino ba si Angela? Konting sekundo lang ng buhay ko, parang kumalas ako sa mundong kinakatayuan mo ngayon. Nag-isip ako flashback kung meron ba akong naging kaibigan na Angela, katrabaho meron. Kung may naging ex ba ako na Angela, o may na-meet ba ako sa Philippine Loop na Angela. Sabi ko nilagay ako sa alanganin na itong regalo na to. Tapos pagbukas ko, takto sabi ko, nakikita ko pa lang yung ano, sabi ko alam ko ng relo. Tapos, ito pa, wala pang umaamin sa kanila. Pagbukas ko na ganyan, boom, lintik gold na relo. Sabi ko takto, ito yung mga nareregalo pagkatapos ng one night stand. Alam mo yung mga kung meron kang pinatulan na talagang sarap na sarap sa'yo. Magabi nyo rin regalo eh. Yung pala, hindi nila natagalan. O syempre, defensive ako eh. Takto yung biro, 28 days ako nawala, di ba? Tapos kung sino-sino. Sino-sino na-meet ko kasi doon. Totoo no, may mga babae ako na-meet doon eh. Umamin? Oo! Oh, sabi ko, may iba nga nag-I love you. Sabi ko, mas kita sarapan ko. Ganyan. Gusto mo sa pagpigilan kita. Yun naman pala, eh, pinaprank ako nito mga magagaling kong kasama dito sa first time mo to. Kasabot ka? No. Medyo lang konti. Medyo. Ikaw? Pulian. Pero ati master. Ah, ikaw talaga. So ikaw ang tinuturo. Yun naman pala, regalo na sa akin sa Pilipino. Siyempre. Diba? Aling nga dito? Eh, sino may pagkakanan nito? Bakit ganito? Mamira. Jolo! Jolo! Sinong Jolo? Jolo! Jolo Tambiolo? Oo. Jolo Tambiolo. Padala niya to o... Binili ko siya niya. Ah, binili mo sa kanya? Oo. Ay, di ko siya pasasalamatan. Thank you, kakunti ka niya. Di ako inalok, di ito mabibili niya. Ah, so inalok ka? Mm-hmm. Ni Jolo. Sabi niya, gulat ako eh. Sis, sabi niya, chat. Oh, yes. Biglang send ng mga picture, ano? Ay, sabi ko, nagbebenta ka lang pala. Sabi niya, original naman to. Sabi ko... Grabe yun to. Ayos na bro ah. Pamira ngayon siya. Pero sa totoo, kinabahan talaga ako. Na medyo kumakalas yung kaluluwa ko sa katawan ko kanina. Tapos tinitignan pa ako nito nang parang binabasa yung mata ko. Kung magsasabi pa ako ng totoo, parang, eh, nung isang araw pa, ito makuwento ko lang ha. Kaya medyo ganito ako kanina ka, ano. Kasi, natutulog kami. Hey! Kasi, minsan kasi nag-aasaran kaming dalawa ni Prisha kapag gabi. Kapag nag-aaway kami at nagbabati kami, eh, isip mo magkatabi na kami matulog ya. Nagkakairatahan pa kaming dalawa. Eh, sabi ko sa kanya, pinagtripan ko, sabi ko, happy mansary, babe. Eh, hindi na wala sa isipan niya. So, ginujoke ko siya, sineryoso, eh, nagagalit sa akin. Eh, di, mga ilang araw, apat na araw lang nakalipas doon, hindi man nawawala sa isipan niya. Tapos, sabi niya sa akin, good night. Ano? Good night, love, sabi niya sa akin. Eh, alam ko, gumaganti siya. Eh, hindi ko minatulan. Kasi alam ko, sa sarili pinag... Ano, eh,
Siyempre, kahit paano nawawala-wala na yung joke ko na yun. Kasi joke lang naman talaga. Tapos biglang sumunod itong may Angela dito nagpadala sa akin. Sabi ko, Takti, maitatahi ka ako nito yung nangyayari. Sabi ko, nag-happy mansari ako sa kanya na hindi ko hindi naman babe yung tawag sa kanya. Eh, sabi ko, baka isipin na ito yung minamansari ko. Yun naman pala, eh, galing naman pala talaga sa kanya. So, ayan. Shoutout kay bro Jolo Tambiolo. Keep it up sa bago mong negosyo. Hindi, totoo. Sabi ko, Takti, sabi ko, pagtingin ko ng ganun, eh, gold na... Mahal to? Pagkano to? Correct. Nakaka-proud ba to pag sinuot? Hindi naman yung halaga ng 1,000 lang, no? Hindi ako husgan ito. Hindi naman. Original naman siya. Hindi kasi nababagi sa akin ito eh. Pag hindi yung original, babalik ako si Jolo. Yari ka. Uy, ipupost ko talaga yan sa online. Bogus. Scam siya. Bogus. I miss you, bro. Pero totoo, grabe naman. Ganda kaya? Wala sa pagkatao ko magsuot ng gintong ganito. Ano 7 years ago na sa Saudi Arabia ako pero hindi ako ang ginto sa Saudi Arabia parang silver lang ni minsan hindi sumagi sa isipan ko bumili ako ng ginto. Hindi naman siya para, ano siya ang tawag dito gold plated na hindi naman siya totoong ano mahal. Di ba akong mahati dyan? Okay, original naman siya. So kailangan na lang natin siyang ipa kasi di ba adjust pero original siya, original siya. Original. Hindi siya kumukupas? Yeah. Takti! Bagay! Bagay, diba? Gusto mo ba akong gawin si Boss Parak? Hindi naman! Ito naman! Ah, wag na! Wag! Ante mo eh! Dami mo ano eh! In case of emergency, sasangla ko to. Pang Philippine look. Sasangla ko. Takti nga, no? Pero, thank you. Siguro minsan ko lang isusuto pag may mga event, pero hindi ko isusuto sa mga kabundukan. Oo naman. Hindi naman siya para dun. Oo. Techno Marine by Willie Revillame. Diba? Tare no. Ayan, hindi, gusto ko lang magpasalamat kasi sabi ko nga kanina, may nag Happy Mansari, baby. Loko! Hindi, kasi kanina, sa dami ng comment na nababasa ko, napansin ko isang comment kanina na ano ba ang reward mo after ng Philippine Loop. Na ang akin naman kasi doon wala akong gustong matanggap na reward kasi actually bago ako nag Philippine Loop ang dami ko ng reward na natanggap galing kay Prisha kasi yung mga ginagamit ko pala ng mga GoPro ang mamahal niyan, 'di ba? Dalawang Hero 10 ang binigay sa akin. So magkano pa agad yung halaga yung binigay sa akin? So parang wala na akong dahilan para mag-request pa o sagutin yung tanong na ano pa ba yung gusto kong regalo kasi natapos ko yung Philippine Loop. Eh ang akin lang doon eh, sabi ko dignidad lang, tsaka respeto. Okay na ako sa ganun. Tapos may ganito pa pala. Actually, kuya, bago ka mag-Pilipindo, pinaplano talaga ni Patricia mo ang Pilipindo. Ah! Kaya pala delay yung mga sahod nila! Sinasahuran ba kayo ni Patricia Mayos? Advance na yung kaya! Ha? Advance na! Binibigay ba sa inyo yung mga kapag nakakabenta kayo ng helmet? Ah, akala ko baka yan. Oh, baka lang dahil dito, hindi kayo pinapasahod ng maayos ah. So ayun, hindi, gusto ko lang magpasalamat. Shoutout muna kay Angela. I love you too and I miss you too. Maraming salamat sa isang gabing masarap. Madalas ako magpi-Philippine Loop. De, joke lang. Gusto ko magpasalamat syempre kay Prisha. Talagang uso talaga ngayon, no? Paggagawa nga ng kabutihan ngayon, pwede nyo naman gawing... Pwede nyo naman gawing diretso na yung mabuti. Ba't pinaprank-prank nyo pa? Idol mo si Bin, no? Hindi naman. Tsaka sino yung asawa ni Bin? Lovely? Oh, shoutout sa kanilang dalawa na nanonood sa akin yung mga yan. Sigurado ako dyan. Pero gusto ko magpasalamat, syempre kay Patricia. At sa lahat ng mga... Syempre yung mga kasama ko dito. Ayan na, habang wala ako dito at nasa Philippine Loop ako, ay sila ang nag-take care, ano tawag doon? Kasama ko dito. Oo, kasama ni Prisha dito na syempre dito sa shop kasi sila lang at wala ako dito. So malaking bagay na walang maklin dito, boy pin na kasama dito sa shop.
lalo na sa gabi. Pero nakayanan din nila. Kumbaga, hindi lang ako yung may laban. No? Hindi lang ako yung nag-iingat sa Pilipino, kundi sila din. Eh, nag-iingat din sila dito habang wala ako. So, syempre, alam ko naman, material na bagay lang naman to. Pero, syempre, pag galing sa kalooban talaga, ay... mahal, hindi na mahalaga kung magkano yan. Diba? Mahalaga. Well, that counts. Hmm, correct. Dapat tinanong nyo muna, tag-viewer yung gusto ko. Mili ko. Hindi, ayun, sabi ko nga, kaya, ayun, comment down below kung ano po yung brand nitong relo na to. At kung sino makakahula, sa'yo na to. Hindi, joke lang. Hindi, ito dito, maraming salamat, salamat. Ayan, maraming salamat sa regalo. Hindi talaga ako sa inyo naman. Pag may mga event lang, para naman, ano ka? Ano ba yan? Formal. Oo. Diba, mamaya nagaganyan-ganyan ako, naka-T-Max pa ako, diba? Hmm. Angas mo sa kalsada, tapos madaan ka ng mga C5 sa labotas, biglang pagtingin mo ng ganun, putol na yung kamay mo. Pwede siyempre ha, ang bayit-bayit ng kamay ko, hawa ka. Tagay mo yun, titakbo na itong relo. Ah, hindi ba ito? Maganda. Pag ito, kumupas. Bro, Jolo ha. Original to. Thank you. Maraming salamat. Happy Mansari, babe. Grabe, ganyan mo na naman ako. Patingin, kung magkano. Eh? Sige na, ipakita mo sa... Ayoko. Hindi ako naniniwala ang mulat eh.